Nakatanggap na raw ng paunang mensahe sa Panginoon si Senator Manny Pacquiao. Dapat daw siguruhing huwag manalo ang kalaban niyang si Bongbong Marcos Jr. dahil baka raw maulit ang martial law. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Negros Occidental. Si Mon Gualvez. Mon, saan nag-iikot ang Team Pacquiao ngayon? Cheryl, mula Iloilo, nag-iikot naman ngayon dito sa Negros Occidental. Itong si Senator Manny Pacquiao sa kasalukuyan, nagsasagawa siya ng motorcade dito sa lugar, particularly sa Silai City. At bago yan, nagpatutsada na naman itong si Senator Pacquiao sa katunggalin niyang si dating Senador Bongbong Marcos. Nagpaayos lang ng cellphone si Senator Manny Pacquiao sa mall na ito sa Iloilo City kahapon. Pero bigla siyang pinagkaguluhan ng mga tao, kaya sinamantala na niya ang pagkakataon. Mani! Na ang bawat isa, magkaroon ng hanap buhay, kaya po, yung babahay po na pinagpapilaban ko, magtago nyo lang po yung ID ninyo kasi pag katapos ng eleksyon, nanalo tayo, isir ka agad, implement ang babahay program. Kilalang Robredo Country ang Iloilo, pero hinarap pa rin si Pacquiao ni na Iloilo City Mayor Jerry Treñas at Iloilo Governor Arthur Defensor. Senator Manny is a very good friend. And if VP Lenny did not run, I would probably be supporting him. May tiwala ako na ang mga kababayan namin dito ay magaling at marunong pumili ng kanilang kandidato without preempting, of course, the result of this election. Aminado si Pacquiao na napakababa niya sa survey, lalo kung ikukumpara sa nangungunang si Bongbong Marcos. Pero may babala siya sa mga boboto kay BBM. I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon na ganun ang ano ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then ibuto ninyo. Hindi, wala akong personal na galit sa mga Marcos, pero tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bansa natin, kapakanan ng bawat Pilipino. Pangamba pa ni Pacquiao, baka hindi na talaga bayaran ng pamilya Marcos ang 203 billion peso estate tax nila kung maluklok na Pangulo si BBM. Unang-una, absilto dyan sila dyan sa mga ano nila sa gobyerno, yung sa taxes. Pangalawa, ito ang pinaka talagang goal, nakikita kong goal ha. Para sa akin lang, correct me if I'm wrong, pero pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat dyan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila, sa personal account nila. Pero tikom na si Pacman sa isinusulong na Maso o Manny Soto tandem na posible raw magpataob sa BBM Sara tandem. Iginiit naman niya na si Congressman Lito Atienza pa rin ang kinikilala niyang running mate. Mon, nakailang araw na si Senator Pacquiao dyan sa Iloilo at Negros. Nasabi mo nga ay kilalang baluarte ni VP Lenny Robredo. Kumusta naman so far yung reception sa kanya ng mga residente dyan? Cheryl, ito na yung pangatlong araw na pag-iikot ni Senator Pacquiao dito nga sa Iloilo at sa Negros, no? At sa kanyang pag-iikot, talagang mainit pa rin naman kahit paano yung pagtanggap sa kanya. Although admittedly, itong Iloilo at yung Negros province, talagang baluarte kamo talaga naman na ni Vice President Lenny Robredo, lalo yung mga local officials dyan sa mga lugar na yan, pawang nauna ng tumuporta nga kay VP Lenny. And at the same time, kung record din na pag-uusapan, last 2016 elections nakapag-gather ng mahigit 700,000 votes itong si VP Lenny sa lugar. Pero ang sinasabi ni Senator Manny Pacquiao, wala naman doon masamang mag-try at talagang patuloy niyang susuyuin pa rin ang mga botante dito sa Iloilo province maging sa Negros province. Kaya naman bukas, nakatakda naman siya pumunta sa Dumaguete dahil sa may Negros Oriental. Cheryl. Saan pa mag-iikot si Senator Manny at handa na ba siya sa debate sa Linggo?
Captain Cheryl, tama. Bukas, nakatakdang pumunta naman, tumawid ulit ng dagat itong si Senator Pacquiao patungo naman ng Negros Oriental, particularly sa Dumaguete. At inaasahan yung malaking bilang din ng mga supporters niya daw doon sa area, no? At speaking of debate, talagang kaya naman right after ang kanyang pag-ikot doon sa Negros Oriental, particularly sa Dumaguete, eh talagang nakatakda na siyang bumalik agad sa Manila para mag-prepare sa debate naman sa darating na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.